Hi, good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Saglit lang ako, in between my Zoom meeting, saglit lang ako ng updates. Kasi nakaka-receive kami ng mga tanong this morning kung bakit hindi sila makapasok, hindi kayo makapasok sa Bayanihan Ikonsulta. Nagre-report lang po ako, pinento ko na to during the Facebook Live yesterday. Dahil po marami sa ating volunteers ang may sakit ngayon, kinukulang po tayo ng tao. Kinukulang po tayo ng tao, kaya naglagay po tayo ng cap na 400 patients a day. Actually, lumalampas tayo ng konti kasi pag nagkasabay-sabay na paso. Pero since January 3 po, hindi po tayo huminto since April this year. Pero since January 3 po, mabilis natin maabot yung 400 na cap. So pag naabot na po natin yung 400 na cap, so nagsasara na yung Bayanihan Ikonsulta. I-explain ko lang po ulit na kailangan po natin itong gawin kahit gusto natin mas maraming patients ang maserve. Kailangan po natin itong gawin para po maasikaso natin yung lahat. Kasi po pag tuloy-tuloy lang siya, nagpa-pile up po na nagpa-pile up yung mga pasyente natin. Hindi na natin natututukan dahil kulang po tayo ng tao ngayon. So, ikwento ko lang po sa inyo how the Bayanihan Ikonsulta went from January 3 kasi yun yung first day na grabe yung spike sa atin. Nung January 3 po, 3 hours lang bukas yung Bayanihan Ikonsulta dahil at 11:30 a.m. na-reach na natin yung 400 patients. Nung January 4, 1 hour 10 minutes lang kasi at 9:10 a.m. nagbukas po tayo 8 a.m. At 9:10 a.m. na-reach na po natin yung 400 patients. Nung January 5, 45 minutes lang po bukas yung Bayanihan Ikonsulta dahil at 8:45 a.m. naka 400 patients na po tayo. Nung January 6, 40 minutes lang kasi at 8:40 a.m. naka 400 patients na tayo. January 7, 45 minutes, 8:45 po naka 400 patients na tayo. Nung January 10, nung Monday po, wala po tayo nung weekend, hindi natin binuksan, although tuloy-tuloy yung teleconsultation. Kasi yung weekend po sa kagabi, ginagamit natin siya para tapusin yung mga backlog. So, nung Monday, 18 minutes lang po, naka 400 patients na tayo. 8:18, actually 465 patients nakapasok kasi paminsan po sabay-sabay. So, at 8:18 a.m., naka 465 patients na tayo. Today, January 11, 13 minutes lang po, naka 478 patients na tayo. So, hihingi po kami ng paumanhin dun sa mga nasasaraduhan ng Bayanihan Ikonsulta for the day. Alam po namin na kailangan nyo, pero hihingi po kami ng paumanhin kasi po talagang hindi namin kinakaya ngayon sa dami ng pasyente. So marami po yung nag-i-inquire kung bakit hindi sila makapasok. Mamaya po magpapalagay na kaming notice pag nakailang pasyente na tayo at nagsara na yung Bayanihan Ikonsulta. So ulitin ko lang po, meron po kasing iba na ilang beses na nag-try, hindi pa din nakakapasok. Pasensya na po kayo. Yung pinakasikreto po talaga maaga, pagbukas lang po ng Facebook page ay mag-register na tayo. Kasi yun nga, ngayon first 400 patients tayo. So ulitin ko po, kanina po 8:13 naka 478 patients na. Kaya po tayo lumalampas ng 400 kasi yun nga pag nagsasabay-sabay, minamanual po namin yung iba para makasama dun sa cut-off. Kung makahanap po tayo ng additional volunteers, marami na po tayong volunteers, 1,000 plus na doctors, more than 3,000 plus na non-medical volunteers, pero kinukulang pa po talaga. So, yung mga nanonood po dito, kahit po wala kayo sa Manila, pwede po kayong mag-volunteer. Kailangan lang po ng laptop. Kailangan lang po ng laptop kasi nagko-call bridge po tayo. Pero nakikiusap po kami sa whether medical personnel, non-medical staff, non-medical volunteers, pwede po. Kasi po, grabe talaga yung dagsa ng ating pasyente.
ito po, sumusubok po kami na mas efficient yung servisyo, pero dahil nga po sa lansa, grabe po talaga. Hihingi po kami ng paumanhin. Yung mga nagte-text po sa amin na hindi pa 9 o'clock, hindi na sila makapasok kasi po 13 minutes lang napuno na po natin yung mga slots. Hiningi ko po kanina kung ilan na yung nailabas natin na mga COVID care kits. Yung report po sa akin as of today, nakapaglabas na po tayo ng 10,142 COVID care kits. Yung bulk po noon, ito lang as of late, na grabe talaga yung dagsa ng ating pasyente. So, ano po ito, masama din sa loob namin na hindi namin nakikater lahat, pero limited po kasi yung ating resources, limited din po yung tao kasi nga po ang daming may sakit ngayon. So, we make do with what we have. Pero again, yung aming pong panawagan na mas, kung mas marami yung pwede mag-volunteer, yung mga nasa bahay po ngayon, hindi naman po kinakailangan na everyday, kahit po once a week lang, kahit ilang oras lang a week yung mag-volunteer, malaking tulong na po para sa mga pasyente namin. So yung meron pong mga, kasi meron din po kami natatanggap na halimbawa, naresetahan ng molnupiravir pero hindi pa dumadating o may hinihintay po silang reseta, i-message po kami sa VP Lenny Robredo kahit po sa bayanihan i-consulta. I-message lang po kami para po na mamonitor, na follow up po namin pag merong delays. Pero ngayon po medyo common yung delays dahil nga po sa onslaught ng napakaraming kaso. Kahapon po, nasa Novaliches tayo, doon sa Immaculate Conception Parish. Nag-swab cup po tayo. Bukas po, i-announce lang natin, from 8 o'clock to 5 o'clock p.m., doon po tayo sa Ina ng Lupang Pangako sa Payatas. Sa Payatas, Quezon City. Ito po ay... gusto ko lang pong pasalamatan yung... Nahanap ko lang po yung sadali lang. Gusto ko lang pong pasalamatan yung partners natin. Siyempre, unang-una, sinabi ko na po ito before, yung LGU Quezon City sa leadership ni Mayor Joy Belmonte. Maraming salamat po sa kapo yung Quezon City, yung CESU, Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, sina Dr. Ronnie, napaka maasikaso, napakalaking tulong. Yung office po ni Congressman Kit Belmonte ng 6th District ng Quezon City, yung office ni Councilor Ivy Lagman ng 4th District, maraming salamat Councilor Ivy, yung Barangay Health Emergency Response Team sa mga barangay officials na pinupuntahan po natin. Nag-umpisa po tayo sa Tandang Sora, lumipat po tayo sa QC Circle, kahapon po nasa Novaliches tayo. Bukas nandun tayo sa Payatas. Maraming salamat po kasi tumutulong po sa atin na asikasuhin yung ating mga pasyente, yung ating mga barangay health emergency response teams. Tapos yung UB Express, of course, kasi sila po yung nagpo-provide ng ating mobile swab cups. Ang kahapon po, papasalamatan po natin si Father Joel ng Immaculate Conception Parish. Bukas, pasalamat po tayo sa Ina ng Lupang Pangako Parish na ito po yung mga church officials yung tumutulong din sa atin sa setup, sa pagkasikasan ng mga volunteers. Marami po talagang kailangang asikasuhin ngayon. Magtulong-tulungan na lang po tayo. Marami din po na mga volunteers na gusto nating pasalamatan ay yung ating pong mga angat buhay partners na laging handa na umalalay sa atin. So ito lang po yung updates. Kaya po ako nag-online ngayon kasi marami po yung tatanong, bakit hindi kami makapasok? Maaga pa, hindi na kami makapasok. Yun talaga po yung dahilan. Pag emergency po yung situation, halimbawa may difficulty ng breathing o bumaba yung oxygen saturation, nakalagay po sa aming Facebook page yung mga numbers na tatawagan.
gagamitin po natin yon pag emergency lang para po walang nade-deprive ng service. Ulitin ko po, yung Molnupiravir ay free sa atin through our partner, Qualimed. Pero ito po ay hindi over-the-counter. Meron lang pong mga qualified na mga pasyente na pwede mag-avail nito. Yung may moderate, ang alam ko po may moderate symptoms, o seniors, o may comorbidities. Kanina po, marami ako nalaman na maraming, halimbawa kahapon, maraming mga buntis. Maraming mga buntis na nag-positive, maraming mga bata na unvaccinated na nagpo-positive. Ito po yung gusto natin maiwasan. So yung sa atin lang po, the first sign na meron tayong sipon, ubo, o kumakating lalamunan, mag-isolate na po kaagad tayo. Huwag po tayong masyadong kampante, mag-isolate na kaagad kasi mahirap po pag nahawa yung mga bata sa mga seniors. Kasi yung mga seniors, syempre marami ng comorbidities, yung mga bata naman, karamihan sa kanila unvaccinated pa. So now, lalo na yung mga less than 12 years old. So pagtulungan na po natin, pag tayo po ay na-expose kahit walang symptoms, mas mabuti po ay magpa-test tayo para sigurado lang tayo. Kasi kung hindi tayo magpa-test, baka akala natin okay lang tayo, pero positive pala tayo, makakahawa tayo sa iba. So yun lang po yung mga, hindi po ako makakatagal ngayon kasi in between po ako ng mga Zoom meetings. Pero yun lang po yung reminders natin. Talagang mahirap ngayon, kung hindi kinakailangan lumabas, huwag na po lumabas. So uulitin ko lang po, bukas nasa ina ng lupang pangako tayo sa Payatas. Yung bayanihan, i-consulta po. Pag magkoconsult, mas mabuti po on the first hour. 8 o'clock in the morning kasi nga po mabilis magsara. Mabilis magsara kasi naaabot na natin yung 400 patients. So dasal po natin yung kaligtasan ng lahat. Again, magtulung-tulungan po tayo. Hindi madali yung ating pinagdadaanan ngayon, pero basta po, basta tulong-tulong tayo, malalampasan din natin. Kaya mag-iingat po kayo, magsusubok po ako makapag-Facebook Live ulit mamaya kung meron po mga updates. Maraming salamat po sa inyo.